Navotas na tinaguri ang fishing capital of the Philippines, unti-unti na rin nakikilala ngayon sa paggawa ng mga barko. Gawa nga dyan ang dalawang bagong barko ng gobyerno na inaasahang magagamit sa pagpapatrolya sa karagatan ng Pilipinas. Pero habang bumubuhos ang oportunidad sa mga shipbuilder, nahaharap sila sa ilang hamon. Si Cesar Apolinario on assignment. Lubog pa ang araw pero buhay na buhay ang Navotas Fish Port. Isa sa pinakamalaking fish port hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa Asia. Dito banye-banyer ang mga isda at lamang dagat ang ibinabagsak araw-araw. Kaya ang Navotas City, tinaguri ang fishing capital of the Philippines. Isa nga sa pinagmamalaki nilang seafood ang tatampal o alupiang dagat. Paboritong tortahin ng ilang mga taga Navotas. Napakalinam lang po. Pero bukod sa pangingisda, unti-unti na rin nakikilala ang Navotas sa paggawa ng mga barko. Mayroon ditong 31 registered shipbuilding at ship repair companies. Ang isa sa kanila, kinomisyon ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para gumawa ng dalawang multi-mission offshore vessels o MMOV. Ang MV Lapu-Lapu at ang MV Francisco Dagohoy. Nagis ng kong hanap buhay ng aking magulang na gumagawa ng maliit at mga medyo malaking fishing boat. Parang narating ko na yung mga pangarap ko na makagawa ng ganitong mga barko. Sa Nobyembre, inaasahang magpapatrolya na ang mga ito sa West Philippine Sea, Philippine Rise at Sulusi. Para mag-implementa ng mga batas tungkol doon sa fishery regulations. Meron itong capability para mag-rescue. Meron din itong capability sa research. Isa't kalahating taon daw ang binuo ng mahigit 300 manggagawa para matapos ang dalawang barko. Bawat isa, tinatayang nagkakahalaga ng 250 million pesos. Yung isang barko na important, tatlong barko na magagawa natin sa Pilipinas. Isang grupo ng mga shipbuilders, lakong pasasalamat sa pagtitiwala ng DA at DFAR sa mga Navotenyo. Eh siyempre, proud yung mga taga Navotas dito. Nakitaan natin na kayang gumawa ng ganong kaliit, eh di kaya pa rin gumawa ng ganong mas malaki dyan. Bagaman kaya na ng mga Pilipino, nalilimitahan naman daw ang kanilang kapasidad. Sa ngayon kasi, ang mga espasyong ginagamit ng mga shipyard sa Navotas, nakadikit sa ilog na naghihiwalay sa Navotas at Malabon. Sa babaw ng tubig, sasayad ang malalaking barko. Kaya maliliit at katamtamang laking barko lang muna ang nagagawa nila. Habang ang ibang malalaking proyekto napupunta na sa ibang bansa. Ang nanghihinayang kami, lalong-lalo na ang mga trabaho doon ni Pilipino rin. Kaya ang hiling nila, tulungan sila ng lokal na pamahalaan na magpatayo ng isang maritime industrial park at mabigyan ng tax incentives. Bagay na tinutugunan na raw ng lokal na pamahalaan. Isa sa mga program po natin dito ay matuloy yung future reclamation project po natin. At yun yung magiging parang industrial area po natin. Gawa tayo ng ordinansa na nagbibigay incentives dun sa mga nag-i-invest ng mga bagong industriya, kasama po dun yung shipbuilding industry. Sa pag-abante ng industriya ng shipbuilding sa Navotas, hindi malayong darating ang araw ang mga barkong gawang Pinoy maglalayag hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ako si Cesar Apolinario at ito ang aking assignment.